So sa part naman na to, dito nag-shooting yung ano, yung mga wildflower, tsaka yung mga iba't ibang mga sikat na mga teleserye ganyan sa ABS or sa GMA. Ito yun. Ito yung pinag-shootingan ng bahay nila yan. So madalas maraming shooting ano dito. Bakit? Yan yun. Mamaya papakita ko sa inyo sa mga. Hello over the world. What's up? So today, pupunta tayo sa resorts ni Joseph Estrada. But before that, syempre kakain muna ako ng pancit tsaka ng spaghetti. Let's eat. So right now, we're going to Joseph Estrada Resorts here in Tanay, Rizal, which is actually napakalapit lang naman ito sa bahay namin, like 5 minutes lang yung layo, malapit lang talaga siya. If you are looking for relaxation talaga, this is one of the best place and basta napaka-presko. Chapel nila. Super ang ganda ng pagkagawa. Yan. Kasi yung place namin dito, marami dito nagsishooting ng mga artista, yung mga sikat na mga teleserye, na mga, or sa GMA7 din, ABS din yan, or kahit saan pa mga programa. Napakasikat talaga ng place na to kasi bukod sa tahimik, syempre, makapag-shooting sila ng maayos kasi super, super tahimik nga ng place. So let's go. Kuya, mga kalapate dito. Kalapate. So may parang farm din dito ng kalapate. Ayan, ang ganda. Ano to, yo? Ay, ibang kulay. Ang ganda. Tingnan. Nakaka-amaze talaga itong puno na to. Pakita mo. Ang ganda. Sobrang ganda ng puno. Oh. Balete ata ang tawag dito. No? Nakikita mo yung ostrich, mga ostrich ni Joseph Estrada. And ano ba to? Deer siguro. Oh my God, ang gaganda. First time ko lang makakita ng usa ng malapitan talaga. Oh, ang gaganda. Wow. Medyo nakakatakot lang, no? Kasi parang ang wild nung itsura. Yan, ito din. Diyan nagsushooting yung mga artista dito. Ang dami ko na rin napanood dito nung bata pa ako. Ang dami ko na rin napanood dyan na nagsushooting. Actually, itong resort na to, sobrang ako, gustong-gusto ko siya kasi nga, dahil nga sobrang tahimik lang yung lugar. So, napaka mapayapa lang talaga. So, talagang marerelax ka. So, let's say, for example, gusto mong pumunta dito sa Tanay Rizal, napakaganda nung lugar na to para sa'yo. Kasi, if you are looking for relaxation, then definitely this will be the best one as well. Look. Ito na yung entrance ng swimming pool dito. Yun yung pang kids kasi mababaw lang yung pool dito eh. So kaya considered siya na pang kids. Pero pwede rin naman mag-swimming dito yung mga adults. Ang ganda oh. Napaka mapayapa, oh.
imagine mo, nakatira ka dito, tapos... Ay, ang ganda ng buhay ng mga Estrada, no? Kung gusto nilang... Ang pagkakaalam ko dito ata na house arrest siya eh, before. So, imagine mo kung house arrest siya, nandito siya nakatira. Parang nasa heaven. Tuloy kayo sa bahay ko. This is my house. Wow, this place is really amazing. Look at the place, it's really amazing. Look at the landscape. It's really good. Ganda, sobra. Yung puno na yun, napakatagal na yan. Yung puno ng acacia na yan, sobrang ang tagal na ng puno na yan. Parang, sobrang tagal na. Unang-unang punta ko dito, maliit pa ako eh. Ngayon, ilang taon na ako. Dyan pa rin. Yun yung gym niya. Yun yung part na gym. Tapos dito, ang ganda rin ito. Yan. Kung gusto mo mag-celebrate ng... mga debut, ganyan. So, pwede mo to i-rent. May mga playground din tayo dito. Ayan. Ganda. Sobrang-sobrang ganda talaga ng place na to. Napaka. Dahil walang tao dito sa rest house ni Joseph Estrada, nangupahan muna ako. Nangupahan. Hindi. Siyempre, makakapasok ka dito. Kahit sino naman pwede pumasok dito. Siyempre, basta maki-coordinate ka lang dun sa mga tao na nandun sa entrance. Makakapasok ka dito. Kahit hindi ka maligo, okay lang yun. Or kahit hindi ka mag-check-in, okay lang yun. Basta makipag-usap ka lang dun sa mga tao dito. Ayan. Punta na tayo din sa adult swimming pool, yung sa may taas. Medyo nakakahingal kasi pataas to talaga.
Pero ano naman, worth it naman pagka napuntahan mo yung lugar na to. Let's go! Ang ganda ng mga puno dito. Basta taas, mga nara. Ano? Ang ganda. Yung paligid, oh. Ano ba? Kaya dapat tayo pinipreserve natin yung environment. Kasi tingnan nyo. Katulad nito, napakaganda niyang tingnan. Tsaka, sobrang magiging healthy pa tayo, di ba, kapag inalagaan natin yung environment natin. So yan, pataas na tayo. Konting-konti na lang mararating na natin yung adult swimming pool ni Joseph Estrada. Naalala ko nung bata ko, almost every week nandito kami. Kasi syempre dahil nakilala namin yung sa may lugar, nakaka-swimming kami dito, libre lang. O, di ba? Na. Pagod. Nakakapagod din. Kaya ito, upo muna kami saglit, pahinga konti. Pero hindi naman mainit sa pakiramdam, malamig naman kasi sabi ko nga dito sa panay, laging presko dito. It's been a years bago pa ako nakabalik ulit dito, no? So parang napakasarap sa pakiramdam na napasok ko dito. Pero yung bahay namin, nandiyan lang naman sa may labasan nito. Tingnan mo, ang ganda. Ito yung pang-adults na swimming pool. Sobrang ganda. Lagpas tao to eh. Tapos napakalaki niya. Siyempre sa video, mukha lang siyang maliit. Pero sobrang laki nito. Ang ganda. Ang daming mga ganitong puno, oh. Ang gaganda yung tingnan, oh. Mga bali. Nyo po dito sa may likuran ko, ito po yung CR ko. Char! Hindi, yan yung restaurant po ni Joseph Estrada dito po sa loob ng kanyang resort dito sa Tanay Rizal. Ganda, di ba? Dito na nga po nagtatapos yung video po natin ngayong araw na to. Sana po nag-enjoy kayo dito sa rest house po ni Joseph Estrada dito sa Tanay Rizal. Sa lahat po ng mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel. And also po, don't forget po to click the notification bell para po updated po kayo sa mga video na i-upload ko. So, always remember, spread the love and peace. Bye!